ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ngayon ay Araling Panlipunan para sa Baitang Isa. Tayo ay nasa unang markahan, ikatatlo at ikaapat na linggo. Na-miss niyo ba si Perry Parrot? Ano nga ba ang ating aralin sa araw na ito, Perry Parrot? Pagtutol sa mahalagang pangyayari sa buhay! Magaling! Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutunan mo ang wastong pagtukoy sa mahalagang pangyayari at pagbabago sa buhay simula isilang ka hanggang sa kasalukuyang edad gamit ang larawan at timeline. Matututunan natin ngayong araw na ito, ano nga ba ang timeline? May mahahalagang pangyayari sa buhay ng bawat batang tunan mo. Ito ay nagaganap sa pamilya o sa lipunang iyong ginagawan. Ang mga mahahalagang pangyayaring ito ay pinapakita ng mga sumusunod na larawan. Pag-isda natin. Ito ang mahahalagang pangyayari sa buhay ni Jose. Sa unang larawan, ipinapakita na ipinanganak si Jose noong 23 ng Agosto 2012. Ano naman ang ipinapakita sa pangalawang larawan? Binigyan si Jose noong Disyembre 30, 2012 upang maging taanib ng samahang panrelihiyon. Napakahusay mo, Perry! Sa ikatlong larawan naman ay nagdaos ng kaniyang ikatlong kaarawan noong 23 ng Agosto 2015 si Jose. Kayo, natatandaan niyo pa kung ano ang mga mahahalagang pangyayari sa inyong buhay, mga bata? Mahusay! Pagmasdan natin ang nasa larawan. Ipinapakita nito ang timeline ng isang batang tulad ninyo. Una ay ang pagbubuntis ng inyong nanay. Ang ikalawa ay ang pag-anak ng nanay. Ito ay nang ikaw ay isilang. Ikatatlo, paglaki ng sanggol. Natututo ka ng gumapang at unti-unti natututong lumakad. Ano naman ang nasa larawan, Perry? Unti-unti ka nang lumalaki! Sumunod naman ay dahil malaki ka na, maaari ka ng mag-aral kagaya ngayon. Ikaw ay nasa unang baitang. Sunod na pangyayari ay pagtatrabaho. Matapos makapag-aral ng isang tao, siya ay magkakaroon ng hanap buhay o siya ay magtatrabaho tulad ng nasa larawan. Ano naman ang nakikita mo sa larawan, Perry? Magkakaroon na siya ng asawa! Magaling, Perry! Dahil nakapagtapos na ng pag-aaral, nagkaroon na ng matinong hanap buhay, ay maaari ng mag-asawa ang isang tao. Pagkatapos nito, ano naman ang susunod? Batay sa larawan, ipinapakita ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Bumubuo na siya ng pamilya niya. Nagkaroon na sila ng mga anak na dapat ay tunay na mamahalin niya. Ano naman ang nakikita mo ngayon, Perry? Tumanda na! Naging lola at lola na! Napakahusay! Matapos niyan, tayo ay tatanda rin katulad ni na lolo at lola.
Ano naman ang nakikita nyo sa larawan, mga bata? Mahusay, nakikita nyo ba na unti-unting lumalaki ang sanggol hanggang sa siya ay tumanda? Ano nga ba ang tawag natin dito? Alam mo ba, Perry? Apa, teacher! Alam daw niya, mga bata. Ano ang tawag natin sa paglaki ng isang tao? Ito ay timeline ng paglaki. Mahusay! Ito ay ang timeline ng paglaki ng isang tao. Ulitin niyo nga, mga bata. Sabay-sabay tayo! Timeline ng paglaki! Mahusay! Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Pagbasta naman natin ang timeline ng paglaki ng lalaking ito. Alin kaya ang una sa kanyang timeline? Lagyan natin ng bilang isa. Tama! Nung una, siya ay sanggol pa lamang. Alin kaya ang ikalawa? Mahusay! Unti-unti na siyang lumalaki at siya ay nag-grade 1 na kagaya ninyo. Hanggang sa patuloy niyang paglaki. Number 3 sa patuloy niyang paglaki. Number 4, siya ay high school na ngayon. Tingnan naman natin ang paglaki ng babaeng ito. Una, siya ay sanggol pa lamang. Ikalawa ay natuto na siya maglakad. Ikatlo ay lumalaki na siya. Ika-apat ay dalagan-dalaga na siya. Tingnan naman natin ang timeline ng pagtanda ni Lola. Una ay sanggol pa lamang. Naging bata. Nagdalaga. Nagkaroon ng hanap buhay. At tumanda o naging Lola na siya. Kayo, may Lola ba kayo? So tulad niya, ang lola nyo ay nag-umpisa rin bilang isang sanggol. Tingnan naman natin ang timeline ni Lolo. Una ay sanggol pa lamang. Lumaki na siya. Naging kuya. Naging tatay. At naging lolo. May lolo ba kayo? Tulad ni Lola, si Lolo ay nagmula rin sa pagkabata o sanggol. Tingnan nyo naman ang timeline ng paglaki ni Teacher Arlene. Una ay sanggol pa lamang si Teacher. Naging bata. Patuloy na lumalaki at nakapag-aral. Nakatapos sa pag-aaral bilang isang guro. At ngayon ay isang ganap na guro. Tulad ni Teacher, kayo rin ay lalaki. Kaya kailangan mag-aral kayong mabuti upang magkaroon kayo ng magandang hanap buhay na maaari niyong ibuhay sa inyong magiging pamilya at magiging anak. Tandaan niyo yan, mga bata. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buksan sa pahina 15. Ano ang gagawin nila, Perry? Batay sa mga larawan, tukuyin kung ano ang edad ng mga ito. Isulat sa kwaderno ang sagot. Napakahusay bumasa ni Perry, hindi ba? Alin sa mga sumusunod ang larawan na nagpapakita ng may 6 na taong gulang? Alin kaya dyan na nagpapakita ng 6 na taong gulang? Sagutan nyo na, mga bata. Para sa ikalawang bilang, batay sa mga larawan, alin sa mga ito ang may 6 na buwang gulang? 6 na buwang gulang? Alin kaya dyan? Sagutan nyo na, mga bata. Para naman sa ikatatlong bilang, batay sa mga larawan, alin sa mga ito ang may 3 taong gulang? 3 taong gulang daw, mga bata? Sagutan nyo na ngayon. Sa ika-4 na bilang,
alin sa mga larawan sa ibaba ang may edad na... Ilang taong gulang daw, Perry? 5 taong gulang. Alin kaya dyan ang nagpapakita ng 5 taong gulang? Para naman sa 5th bilang, batay sa sumusunod na larawan, alin sa mga ito ang may edad na 1 taong gulang? 1 taong gulang daw, mga bata. Sagutan nyo na. Ating tandaan. Pakibasa nga, Perry. May mahahalagang pangyayari sa buhay ng tao na may kinalaman sa kanyang paglaki, simula nang sila ay isilang hanggang sa kanyang kasalukuyang edad. Kasabay ng pagbabago ng kanyang edad ay ang mga mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Ulitin ko, mga bata. May mahahalagang pangyayari sa buhay ng tao na may kinalaman sa kaniyang paglaki, simula nang siya ay isilang hanggang sa kaniyang kasalukuyang edad. Kasabay ng pagbabago ng kaniyang edad ay ang mga mahahalagang pangyayari sa kaniyang buhay. Ano nga muli ang tawag natin sa paglaki ng isang tao? Ito ay tinatawag nating Perry? Timeline ng paglaki! Mahusay, mga bata! Sabay-sabay natin sabihin. Timeline ng paglaki! Timeline ng paglaki! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, buksan sa pahina 17. Isulat sa kahon ang bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod na mga pagbabagong nagaganap sa isang tao batay sa kaniyang edad. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 2, buksan sa pahina 17. Isulat sa kahon ang bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod na mga pagbabagong nagaganap sa isang tao batay sa kaniyang edad. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Sagutan nyo na ngayon, mga bata. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 3, buksan sa pahina 17 muli. Sa edad na 7, simula Enero hanggang sa kasalukuyan, ano ang mga mahalagang pangyayari sa buhay mo? Bakit ito mahalaga? Pinabati namin kayo ni Perry dahil natapos niyo na ang 3rd linggong aralin. Kung hindi ka pa tapos sa pagsasagot ng iyong module, ano ang dapat nilang gawin, Perry? Maaari mo nang ipagpatuloy ang pagsasagot ng iyong module. Maaari mo rin gamitin muli ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.